Baba lang na konti. Ayun lang, sinasabi ko yun. Humarap sa NBI Cybercrime Division si Maria Ressa, ang CEO ng online news organization na Rappler para sa reklamong cyber libel na inihain ng negosyanteng si Wilfredo King. Ang reklamo ay kaugnay sa artikulong inilabas ng Rappler noong May 2012, kung saan inilarawan umano si King na isang kontrobersyal na negosyante at may-ari ng SUV na gamit ng noong Chief Justice sa si Renato Corona. September 2012 naman na isabatas ang cybercrime law o 4 na buwan matapos lumabas ang artikulo. Sabi ng NBI, 2016 lang daw nalaman ng negosyante ang ukol sa artikulo at October 2017 na ihain sa kanilang reklamo. Binigyan ng NBI ng 10 araw ang kampo ni Ressa at 2 pang inireklamo kaugnay sa artikulo para sa kanilang panig. If the theory is that a libelous article that was published in the past but continues to be accessible today, if that constitutes libel today, then no one is safe. That is one point that we will consider also. Sabi ko nga, we will conduct extensive research on the matter. Sabi ni Ressa, I still see this as part of a continuing pattern to harass and to shut down Rappler. Sagot dito ng NBI Cybercrime Division. Siyempre, ang allegation nila, isang pamamaraan para gipitin sila or i-harass sila. Yeah. I am not a tool para gamitin na gano'n. Ian Cruz, GMA News.